everyone! Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sarah Barba-Cabodil. And ako, syempre, hindi po kompleto ang episode na ito kung hindi ko po makakasama ang aking mahal na co-host, ang napakabata, napakabuti, and very dedicated public servant ng 4th District of Nueva Ecija, no other than Dr. Nap Interior. Hi, Dr. Nap! Hi, Doc Sarah. Ako, hindi rin kompleto ang linggo ko pag hindi tayo nakakapagkwentuhan at nakakapagbigay impormasyon sa ating mga kasambahay, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi all over the world. Kamusta ba ang naging buhay mo nung nagkaroon ng ECQ? Ako, syempre, no, katulad ng iba, syempre, medyo nalungkot, no, kasi ibig sabihin lang noon na ang mga kaso ay tumaas na naman, di ba? Pero ako naman, syempre, of course, lagi naman tayong we have to be looking at the brighter side of, ano, of whatever, di ba? Like, syempre, ito naman ay para sa kabutihan o parang sa kaligtasan ng lahat. But of course, naku, tamang-tama na itinanong mo yan dahil napaka-timely ng ating pag-uusapan ngayong araw. But of course, before we proceed to that, gusto ko muna sanang imbitahan ang ating mga viewers to please like our FB page, Doctors on TV, and makashare natin po nitong ating live para po tayo ay makapagbahagi po ng impormasyong pangkalusugan sa ating mga mahal sa buhay, no? And also, you can watch us through UNTV News and Rescue YouTube channel. Don't forget to subscribe to Doctors on TV YouTube channel and remember to hit the bell para lagi po kayong updated sa medical information and healthcare tips. And ito nga, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, Doc Nap, no? Siyempre, iba't ibang aspeto ng buhay ang apektado kasi kapag tumataas ang mga kaso. So, 'di ba? Kasama na rito yung mental health, 'di ba? And dito nga daw sa Pilipinas, 'di ba, talagang nag-worsen daw gawa nga nitong COVID-19 pandemic. Sa katunayan nga daw, ang bilang ng mga taong tumatawag sa mental health assistance ay tumataas na rin, kasabay na rin ang pagtaas ng depression, anxiety, at mga suicidal thoughts. Nako, yun nga, doktora, no? Pataas ng pataas yung number ng ating mga suicidal thoughts, kaya naman ang mga organisasyon tulad ng UNICEF, Philippine Red Cross, Department of Health, at World Health Organization ay tulong-tulong na mapalakas na supuin o labanan ang mental problems sa bansa. Nako, I'm sure, Dr. Sarah, marami sa ating mga kasambahay ang nakatutok ngayon at gustong malaman ng paraan kung ang kanila bang nararamdaman ngayon sa gitna ng pandemya ay maituturing na mental problem. Many people have experienced some degree of stress during this pandemic, whether it's missing friends or more serious stressors like someone getting sick, an unstable home life, or losing a loved one. Such stressors can make them more vulnerable to depression, anxiety, and other mental health issues like suicidal tendencies. Keep watching to learn how to manage our mental health amid the COVID-19 pandemic. Today's guest doctor is Dr. Camille Garcia. She is an experienced psychologist and a renowned resource person on mental health. She is currently the administrator of the Clinic of the Holy Spirit. Let's welcome to the program, Dr. Camille Garcia. Naku, kung kaya nga, no, let's welcome to Doctors on TV, Dr. Camille Garcia. She's a clinical psychologist. Hi, Dr. Camille. Naku, welcome back. Lagi kong balik-balik dito, ha? Hi! So nice to be back, Doc Sarah, Doc Nap. Maraming salamat sa pag-imbita po. Naku, all the time, Dr. Camille, kasi alam natin, kailangan talaga ng tulong ng ating mga kababayan, no, dahil nga sa sitwasyon na kinakaharap natin. Eto, doktora, no, so panimulang katanungan po, di ba sa loob po ng mahigit ng isang taon sa pandemya na ating kinakaharap, ano-ano po ba yung mga maaaring nagiging dahilan kung bakit mas dumarami po talaga yung nagkakaroon ng mga depression, pagkabalisa, yun nga iba po, di ba, naiisip na nga nila magpakamatay, eh, nakakalungkot talaga. Okay, unang-una, no, siguro dahil kasi napaka-uncertain ng movement nitong COVID-19, na sasabihin natin, ay okay na, from GCQ, tapos bakit babalik na naman tayo sa ECQ? Alam niyo, iba, pag nadinig lang yung ECQ, merong ibang tao takot na kaagad. Kaya talaga nagpapanik, ayaw na naman pumasok sa kanilang mga trabaho, parang iniisip nila ano daw yung future, lalo na yung siguro masyadong yung talagang ang kinababahala nila kung paano sila mabubuhay pag naging ECQ na naman. And definitely, kung masyado ka nag-overthink kung ano yung mangyayari sa'yo, there's a possibility na hindi lang anxiety, mag-escalate ito to depression, and then definitely, sasabihin natin, wala na, hopeless na tayo, ganito na. So dun to pwedeng magkaroon ng mga suicidal thoughts and even mag-attempt at talagang sabihin natin i-fulfill yung suicide. Kaya talagang lumalala rin yung sitwasyon ng isang tao na nakakaranas ng hindi lang yung high level of stress, pero yung pag nag-escalate ito ng tuloy-tuloy stress, anxiety, depression, suicidal thoughts, suicidal attempts, at saka suicide.
Dok, ano sabi niyo, nabanggit niyo kanina, parang isang taon na tayo nandito, isang taon na tayong nangungulila, na lumabas, na magkaroon ng activities sa labas. Pero syempre, kasabay ng pagbaba ng activities natin, dyan ang natin nararamdaman yung depression o pagkabilisa. Ano po ba yung mga maaaring maging sintomas ng taong may depression o pagkabilisa at naiisip ng magpakamatay? Okay, siguro umpisahan natin sa anxiety kasi may mga physical na manifestations. Karaniwan kasi sasabihin natin, ito yung nagpa-panic attack, yung parang feeling na hindi makahinga, bigat na bigat yung pakiramdam sa sarili, tapos yung iba naman parang namamanhid na yung pangangatawan nila. And it even comes to a point na talaga ang nangyayari yung bang sabihin mo may palpitation, tapos sabihin nila, ano, dadalhin nila ako sa ospital, tapos stomach ache, headache, lahat ng pwedeng pain mararamdaman, tapos ano na, irritable. Meron naman yung iba talagang yung bang galit na yung saan pa, yung parang bisit na sa buhay na ganyan. Tapos eto na, yung mga possibility, low level of energy, ayaw nang kumain or sobrang kumain. Tapos hindi makatulog or sobrang mang matulog. So yan yung mga physical na manifestations. Emotionally, sila yung sobrang lungkot na lungkot, ayaw nang lumabas, at saka takot na takot. So pag nagkaroon ka ng mga ganong klase na mga emotional na behavior na talagang kakaiba sa dating kinikilos, maaaring ito talaga ay nagdudulot na ng hindi lang pagkabalisa kung hindi meron ng depression. Ang mahirap kung sinasarili natin to, kasi once na sinarili natin ito, hindi nalalaman ng ibang tao eh. May mga red flags na eh, lalo na kung nagkukulong ka sa loob ng kwarto. So yun ang maaaring dud ka na mag-iisip ng hindi maganda, and then it can lead yung possibility na magpatiwakal o kaya na mag-a-attempt. So yun yung mga nakakalungkot na bagay, kaya talagang kailangan yung mga red flags na yan, at kung nakikita na natin yung mga senyales na yan, medyo tulungan na natin ang isang kapamilya or talagang yung sabi natin mga kaibigan na talagang in need of help, at hindi lang yung tapos kung talagang kailangan ng mental health professional, then go on. Pero doktora, sa mga kaso na nakikita nyo lately, no, hindi po ba mas ano po ba yan, mas malala yung mga minensyon niyo po, mga manifestations, mas malala po ba yan sa mga ibang individuals po na nagkaroon ng mga kaso ng COVID sa kanilang pamilya? Okay, alam mo yung mga nagkaroon na ng mga COVID, hindi lang yung mismong COVID survivor eh. Mismo yung mga kasamahan dun sa ano eh, sa bahay eh, talagang pwede magkaroon din ng ganitong klaseng level of ano, anxiety at saka depression. In fact, pag sinabi natin ganun na yung mga na nakaranas na ng COVID, may possibility na hindi lang sila yung makaranas ng possible na post-traumatic stress disorder, pati yung mismo mga kasama doon. And remember, pag PTSD, it doesn't follow na immediately after na about tapos na yung COVID na ganun, tapos magkaka-PTSD. Hindi, meron kumisan after 1 to 2 years after ng COVID or tapos na yung pandemya, tsaka nagkaka-PTSD. Yung possibility ng PTSD, pwedeng mag-cause ng nightmares, tapos sabihin natin, unti-unti rin makaka-recover, pero yung iba, nagiging lifelong illness ito. Kaya, yun ang mahirap. So, Dok, para wala talaga silang pinipili, ano, yung PTSD. Pero, yun nga, isang taon na tayo nakakulong, ang dami nating nararanasan. Ako, Dok Sara, alam kong marami ang nakaka-relate dito na it's okay not to be okay. Pero, hanggang kailan po ba kaya pwedeng hindi maging okay? Okay, ang hirap ano, kasi pag sinabi natin when we talk of mental health issues at saka mental health problems and illness, may timeline palagi nakaakibat. Kaya pag sinabi natin na oo, okay lang na nang hindi ka okay, pwedeng sabihin natin okay, kung depression yan or anxiety, 2 to 3 weeks na ganyan yung nararamdaman mo, okay ka pa. Pero pag lumapas ka ng 5 weeks, 6 weeks, ganyan pa rin, oops, pwedeng nagle-label ka na eto na yung mga symptoms mo, eto na yung diagnosis mo. Sumobra ka pa dyan ng 6 months after, ganyan na, baka major depression na yan with anxiety, with psychotic symptoms. So talagang may mga timeline na talagang aabot siya sa punto na maging mental disorder. Kaya sana, isipin nila na talagang kinakailangan, medyo you better watch out dahil kasi talagang yung mga timeline nito importante para sabihin natin, oh, you better seek professional help.
Nako, doktora, parang gusto kong ipa-elaborate sa inyo yan miya-miya po, no? Dahil I'm sure napakarami po sa ating mga kasambayan talaga nag-aabang ng yung mga iba pa pong mga tips na pwede niyong maibigay para ho makatulong sa sitwasyon natin lahat ngayon, no? Yung alam niyo lahat tayo kailangan natin ng mental health assistance at this time of trial, no po. And nako, kaya sa ating mga viewers, antabay lamang po kayo dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Welcome back. You're still watching Doctors on TV. Naku, ito nga po, ayon sa World Health Organization o WHO, ang stress at kahirapan sa ating kasalukuyang estado ay nakakapagpataas daw po ng risk ng depression. Kaya nga upang matulungan ang may ganitong kondisyon ay hikayat po na sumangguni agad sa isang mental health professional o kaya ay makipag-usap po sa taong inyong mapagkakatiwalaan. Nako, yun nga, Dok Sara. No, maganda kaya tanong natin kay Dok Camille ngayon na maganda po bang maging open sa taong may suicidal tendency na magsabi ng kanyang nararamdaman. Madalas po kasi kapag may mga taong nagpapahayag ng gusto na nilang magpakamatay o tinatawanan na lang o binabaliwala ito ng kanilang mga kausap. Okay, importante talaga na pag sinabing, "Uy, alam niyo, gusto ko nang matapos yung buhay ko." Kahit ganun lang na salita or parang sabihin niya parang ayoko na, siguro gusto ko na tapos na yung mga ganun lang na pananalita. Hindi ibig sabihin na pag yung mga ganyan ang mga sinabi ay nagpapapansin lang, ano, kumisan mga signals siya na talagang meron ng possibility na meron depression yan. Kaya lalo na ngayon, no, ang hirap-hirap kasi na siguro para sa ibang tao na makahanap ng isang mental health professional at ang talagang kailangan na lang nila ay may makausap. So, importante na kahit papaano may makakausap sila or makinig lang kayo. Hindi kayo dapat yung biglang magpapayo kayo na, ano ka ba, bakit ganyan yung iniisip mo? Hindi eh. Siyempre, parang ang ganun ang nagiging negatibo yung dating nyo. Mas maigi na, oh, ano naman yung naisip mong ganyan? Baka naman, ano, meron kang problema? Sige, pag-usapan natin, makikinig lang ako. Yung mga tipong ganun na mga paano. Huwag niyong bibiglain na arte-arte mo naman yung mga ganyang mga pampananalita, lalong natatakot at saka aayawan na kayong kausap. Hindi natin tuloy alam na ang isang taong itong pala ay talagang nang humihingi na ng tulong sa mga sinasabi niyang pananalita. Importante talaga yung tinatawag nating empathy. And empathy, meaning to say, maintindihan mo yung taong ito, hindi lang yung talagang sabihin mo na you listen, but you hear out kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi niya at maintindihan mo na talagang may problema pala tong taong ito. So talagang sabihin na natin, gusto mo rin siya matulungan sa pamamagitan ng makinig dun sa kanyang nararanasan. I see. Pero doktora, kunyari, ito nga po, basically meron na po mga mag-diagnose na may depression yung isang tao o kaya may anxiety. Meron nga pong suicidal thoughts. Ano po ba yung maaaring luna sa mga ganitong kaso? Mahirap po ba gamutin? Una-una siguro talagang dapat napakalakas ng primary support system. So anong primary support system? Ang pamilya. Pwedeng huwag yung sasabihin na kaya nyong mag-isa. May mga members kayo ng pamilya nyo, relatives, or kung wala man kayong kasama dyan sa bahay na kapamilya nyo, pwede naman po mga kaibigan. So sana maintindihan nyo na talagang importante na meron kayong makakausap. Kumisan nga nakakagulat na merong ibang tao na hindi nyo kilala makakausap nyo at talagang magugulat pa kayo sabihin, "Uy, alam mo, parehas lang tayo ng problema." Kumisan pag yung ganun, nagsishare kayo ng mga experiences nyo, pwede magkaroon ng pagkakataon na yung communication and try your best to connect. Alam nyo, kumisan iba na nagsishoutout sa kanilang mga social media accounts or kung ano man, ang daming nagre-reply eh. Na talagang magsasabing ganun, "Uy, ganito na pala nangyayari sa'yo, eto." Kumisan, tignan nyo lang yung mga comments na nagsasabi na, "Uy, we hear you out," yung mga tipong ganun na, "Uy, ano, wag anong ganyan," yung mga ganong mga simpleng mga mensahe lang. So, importante talaga to stay connected with anybody na talagang you feel you will be, na maiintindihan kayo. Talaga doon ka, no? Para kailangan natin talaga with connections with our family or friends na talaga ma-voice out natin yung ating mga nararamdaman. Pero Doc, maliban po dun sa communication, may mga pagkain po ba na nakakatulong sa pagiging positive o at pagkain namang nakaka-down? Actually, pag sinasabi natin na to more or less alleviate symptoms of depression, talagang importante, alam niyo, libreng-libre ito, sunlight.
ma-expose yung sarili niyo sa araw kahit papaano. Huwag kayo magtago sa loob ng kwarto niyo. At least naman, eh, pag nakita niyo na, ano na, early morning na sunrise na ganyan, yung fresh air na pwede nyo lang hapin, nakakatulong po yan na talagang maging positibo dahil kasi na-enhance at na-stimulate ang mga oxytocins at saka yung mga hormones na talagang yung mga para sabihin maging masaya tayo. Pangalawa, anything na green leafy vegetables, automatic yan, mura pa rin naman po ang gulay. Kung pwedeng maiwasan ang mga processed food kasi medyo napapalakas tayo sa mga processed food, lalo na pag puro ang ayuda sa atin ay puro dilata, eh gawan nyo na paraan na medyo lagyan ng gulay yan. Importante din po mga nuts. Alam nyo, lahat ng klase ng nuts nakakatulong yan, pero wag naman sobra-sobra kasi baka sisihin nyo ako, magkaroon kayo ng arthritis, gout, or kung ano mang iba pang klase na sakit because of the nuts. And nakakagulat mga fermented foods. So ano yung fermented foods? Kimchi, chara, buro, nakakatulong puro yan. Para sa ganun ay talagang maging ma-alleviate ang mga symptoms ng anxiety and depression. Negative, mga downers na ko. Mali po na sasabihin niya nakakalimot ng isang tao pag kayo ay uminom ng alcohol. Actually ho, pag kinabukasan, mas lalo kayo madidepress. Kaya tigil-tigilan natin. Ang caffeine level din, medyo bawasan. Kung pwede isang ano lang, mug sa umaga, bawas-bawasan at huwag naman yung sobra-sobra. Hindi masyadong kabahan din, Doktora. No? And then, apart dun sa diet modification, so we would like also to promote then yung lifestyle changes po. No? So, syempre, galaw-galaw tayo, hindi porke nakalockdown tayo sa ating mga tahanan ay basically wala. May karapatan na tayong mahiga na lang mula umaga hanggang sa gabi, di ba? So, syempre, I mean, kapag medyo nag-build up din yung ating weight, no? So, that can lead to another depression na naman, di ba, Doktora Camille and Dr. Ay, totoo yan. Kaya nga sinasabi nga nila, yung three main factors for a good mental health talaga is yung balance lang. No overeating or undereating. Oversleeping or no sleep at all, at least mag-exercise at hindi mag-exercise. Kasi talagang alam nyo, mapawisan kayo ng konti, at least hindi po kayo mag-build up ng cortisol. E pag nagkaroon po kayo ng cortisol at maraming cortisol sa katawan nyo, yun po yung nagpapataas ng stress level nyo eh. Gusto ko yung sinabi niya na balance, di ba? So everything should balance, di ba? Nako, yun ang gusto kong parang nga talakayin natin sa ating bibitiwan tayo papanandali, no? Kasi di ba bagamat nga maraming iba't ibang paraan daw kung paano labanan ng COVID-19 virus, pero napakarami pa rin ang naaapektuhan hanggang sa ngayon, di ba? Kung tutuusin, pero lalo na po, di ba, yung mental health, sinasabi na napakaraming affected talaga, no? At talagang tumataas ang kaso. So, ito, no, Dr. Camille, may paraan ba para maiwasan ang pagkabalisa at pagpapakamatay? And yun, katulad na sinabi ko sa inyo, ipapa-elaborate po natin yan sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya wag po kayong BBTO dahil babalik po ang Doctors on TV. Hello again po sa aming mga viewers. And ito nga po, no, kanina, doon sa ating niwanang nga katanungan, no, Doktora, sa lumalalang sitwasyon po na nararanasan natin ngayon, ano po ba yung mga paraan para, you know, maiwasan po yung pagkakaroon ng ganitong problema, yung depression, anxiety, and yung mga suicidal thoughts? Okay, una-una, no, kasi baka sabihin nyo na, ay, mana-mana yan. Okay, may tinatawag tayong predisposition. Pero ang predisposition, yung sabihin natin yung mga posibilidad na pwede nating mamana, yung pagiging nervyosa, yung pagiging depressed, yung mga ganyan po, ay 25% lang. So, dapat hindi yung sasabihin natin, eh kasi namana ko sa magulang ko. Pwede po kasing maiwasan yun. Kaya kahit pa paano, try your best na talagang una, ang immune system natin talagang kailangan maging maayos. Huwag po yung papaabutin nyo na talagang sobrang pagpupuyat, sobrang pag-iisip, tapos hindi na kayo makakatulog. Kaya nga ho, napaka-importante talaga ang tulog. Bakit? Hindi ko sinabing sobrang tulog ha, yung tamang tulog lang. Dahil kasi, kumisan, kailangan po talaga na yung ating mga utak ay talagang mag-relax. At the same time, huwag yung matutulog kayo tapos ang dami nyo parang iniisip. Kasi doon po nag-aabot sa puntong magkaroon kayo mga negative thoughts, mga intrusion of thoughts na hindi magaganda.
Second, kayang iwasan kasi you have to stay connected. Hindi yung pwedeng sabihin nyo na ay walang internet connections, walang ganito. Hindi either kasi may mga cellphones po. Anda, imposible sa isang bahay ay walang may cellphone. So, pwedeng magkaroon ng connection na. Next, ang daming pwedeng gawin. Kung pwede na isulat nyo kung ano pwedeng ayusin, sabihin nyo ngayon, September, o di mag-ayos kayo. Kung may mga bago kang ideya, gawin po, magluto lahat. Try yourself to keep yourself busy. At hindi yung papasok yung mga negatibong mga aspeto sa buhay. At the same time, siguro, no, lalo na sa mga may mga edad, baka sabihin nyo, kasi ang hirap naman sa amin, wala na nga kami pa pwedeng gawin. Una, pwede po kayo magbasa. Ang pagbabasa ay importante dahil kasi it not only helps you na ma-prevent ang Alzheimer's, pero at the same time, meron po kasi na gumagana ang ating utak. Ngayon sabihin yung gano'n, ay ayoko niyan, nakakano niyan. Naku, marami pong ano, pwede po kayong maglaro ng mga kahit anong mga board games, card games, lahat ng pwede. Makipaglaro sa apo, mag-alaga ng apo, huwag kayong mabwisit. Baka mamaya sabihin niya, mag-aalaga ako, nakakabwisit ngayon, eh, puro pasaway mga apo ko. Hindi. At siguro yan yung time na mas mag-meditate tayo. Yung pag sinabi natin mag-meditate, eh mag-relax tayo. Maging positibo yung pumapasok sa ating enerhiya. At the same time, kung gusto niyong palakasin ng inyong mga pananampalataya, go on. Kasi malaki po ang nagagawa nun. Naku, maraming salamat sa inyo, Dr. Camille. Maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng naibahagi nyo. Naku, I'm sure napakarami po sa ating mga viewers ang talagang you know, nagliwanag ang kanilang pag-iisip. And of course, ito po nagbigay kayo ng, nag-share kayo sa amin na kung paano ba namin bantayan ng mga kasamahan namin sa bahay, no? So marami pong maidudulot na kabutihan niya, no? And ito po, Doktora, any last words po to our viewers? Okay, siguro po unang-una, no, huwag kayo po kayo matakot na pumunta sa isang counselor, sa isang psychologist, or even sa psychiatrist. Hindi po ibig sabihin, pag nagpunta po kayo sa amin, eh sasabihin namin baliw kayo. O talaga may nangyayari sa inyong hindi maganda. Pwede po kami ay nandito lang para maging gabay nyo at matulungan kayo kung ano man pong problema ang nararanasan nyo. So huwag po kayo matakot sa amin. At hindi rin po kami manghuhula at hindi rin po kami yung sabihin namin ay talagang may gagawin kaagad na talagang kaya namin po kayong pagalingin. Dahil kasi po ang kagalingan ay nasa sa inyo pa rin at kayo po ang makakatulong sa inyong mga sarili. Kami po ay mga gabay lamang. Napaka-importante na isang professional po ang magagabay sa inyo, hindi ba, Doktora Camille? Yes, definitely. At saan po ba kayo pwedeng mahanap ng ating mga viewers? Do you have like any FB page to promote or any contact number po, Doktora? Okay, siguro yung FB page namin doon sa The Clinic of the Holy Spirit, madali naman pong access doon. Nandin po yung address din namin, nandin din po yung aming cellphone number para kung meron po kayong mga katanungan at saka yung mga possibility po na gusto niyo pong magkaroon ng consultation. Ayan, thank you very much again, Doctora Camille Garcia, and we're looking forward to be guesting you again here in the program. Ay, hoping for that. Thank you so much, Dr. Sara. And Dr. Nat, ako baka may gusto kayong pasalamatan. It's greeting time. Nakauna-una po sa lahat, nagpapasalamat po tayo kay Dr. Camille sa pagpabahagi po ng kanyang kaalaman dito po sa Doctors on TV. Siyempre po, nagpapasalamat din po kayo kay Dr. Sara at siyempre sa bumubuo po ng Doctors on TV for having me here po. Nagpapasalamat din po tayo sa 3RJ Lettuce Farm po located at San Isidro, Nueva Ecija, Char Suites, and you can contact me po through Health for Medical Diagnostic Center located at in front of Mega Center, Cabanatuan City. Yun lamang po, at syempre binabati ko po yung girlfriend kong nanonood po ngayon, si Mika Swansing. Okay, thank you very much, Dr. Nap and kay Dr. Camille as well. So there you have it, mga kasambahay. It's another episode of Health Education. Ako, we do hope that marami po ulit kayong natutunan sa pagsama nyo sa amin. And syempre, ako gusto kong pasalamatan ng Mestiza Soap. No? Mestiza soaps are made with natural ingredients and combination of vegetable and fruit extracts which can be used by children and safe for pregnant women. Good news is that it is cruelty-free and vegan beauty. So for inquiries and orders, you may contact 0969-175-4331 hanggang 33 or their landline po 8824-5217 and 881-0320. And gusto ko rin pong pasalamatan ng Organic Acai Berry. Support your health with a 100% organic superfood supplement, Organic Acai Premium Blend, and Acai Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Acai is available in all Mercury drugs
drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. And of course, sa ating pong partner ang DepEd Santa Rosa, so pakikiisa po sa ating adikain na maibahagi ang kalamang pangkalusugan. And also, please follow yours truly, Dr. Sara Barba-Cabodil and Clinica Figura. You may contact 0917-317-7272. And salamat din po sa Even Swiss of Ice Skin Laboratories, ang Phil Buvo Corporation, ang Char-Char Sweets and Pastries, ang how do I say it? Ang The Baron Method, okay? Basically, maraming salamat po. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV.